Hello, good morning. Welcome to my vlog. And thank you for visiting Mr. and Ms. Mindanao. And I really appreciate you for visiting here. Nandito nga pala ako sa labas, nag-scooter, trying to appreciate the nature. So ito ang paligid ng aking, ang lugar ko, nakapaligid dito. At you'll be able to appreciate it. So ayan o, ipapakita ko sa inyo. Nag-scooter lang ako, okay? So, nandito ako sa park, sa gitna to ng disyerto. So, speaking of Miss Universe, because we are now on a Miss Universe fever, so I'd like to discuss about yung dalawa ang gusto kong i-discuss right now, yung pa-outfit ni Michelle Marquez D, at ano ang magiging opinion ko dito. At also, I would like to discuss about yung mga photo na yan. Okay? Kung ano ang nagiging ranking at neck and neck talaga ang labanan dito sa pabotohan dito sa Miss Universe. Okay, let's start with the outfit. Sa tingin ko itong outfit na ito, may pinanggagalingan ito. It's like yung approach na ginagawa nila Mala Catriona Gray, wherein sa tingin ko siguro it goes with the culture of the El Salvador, and knowing na itong mga pamaong na ito or denims na ito ay nanggaling talaga ito sa mga Spanish speaking countries or Latino. Kaya sa tingin ko, para ma-appreciate ng ating Miss Universe and try to appreciate their culture, kaya siya nagpa-denim. So sa tingin ko lang yan. So I'd like to research further kung ano nga ba talaga ang dahilan nito. And regarding to that, sa tingin ko naman na napakaganda naman ng pa-outfit outfit na ito ni Michelle Marquez D. At sa tingin ko, bumabagay naman sa kanya. Napakaganda kaya ng mga design nito. At nakakatuwa dahil hindi siya common yung na mga styling ng kanyang damit, at ito ay really nababagay. Gusto ko yung pa-outfit niya nung naglumipad siya from the airport, at medyo parang edgy lang na something like school uniform na, pero it's very high fashion, up to date, and napakaganda talaga ng mga cuts nito. At ito na nga ang pangalawa na ito nung dumating na siya sa California, sa USA, medyo pants yung gamit niya at with some of sweatshirts. At napakaganda rin naman, at I really appreciate the style. So alam mo na, hindi natin try to encourage everyone to appreciate our candidate, kasi alam mo naman naghahanap ang iba ng mga ikakasira ng ating candidate, kasi once you are a potential candidate, itatry ka talaga nila ipabagsak. Okay, so pangalawa, yung kanyang pagdating sa El Salvador, nakita ba niyo yun? Ito ipopost ko sa inyo, ipapakita ko yung pagdating niya sa El Salvador. Napakaganda, ang ganda ng mga cuts, at isa tong napaka pinaghandaan na style. So I think may laban talaga siya. So hindi siya mabibehind sa usapang ito. And pag-usapan natin ang botohan na to. My God, nakakakaba. Sobra talaga itong botohan na ito. Medyo napupuyat yata ako dito. So may technique ako, mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang ginagawa ko po ay tinatry kong gumamit ng as many as emails that I can use para lang makaboto. Kasi kung iisipin po, ang allowed na email isa, and makakaboto ka after 7 hours. Napakatagal nito. So what I'm doing is, I'm using at least 4 emails, kaya nakakaboto ako ng maramihan. So grabe no, unang-una kahapon, nanguna na nga si Michelle Marquez D, na ungusan niya si Nicaragua, Shanice Palacios.
mahigit 31,000 or almost 32,000 ang lamang at pumangatlo nga tong si ano to si what do you call this Antonia Purcell ng Thailand. So pero malayo si Antonia Purcell, pero hindi natin alam ang labanan ito kasi we may not know, we still have 9 days to go para ang sa labanan ito, kaya dapat magsikayod talaga tayo sa pagbotohang ito. And ang bigla akong nagulat is si Miss Ukraine. Imagine sa napakalayo niyang score, bigla siyang umungos kay Michelle D. Imagine that from 136 si Michelle, 136,000, bigla siya naging 139. Imagine that. Nakakagulat talaga. So, hindi ko in-expect yun. Pero, naungusan siya after few hours, naungusan siya kaagad ni Michelle Marquez D. Naging 141 this late very hour. Kung you're talking about what time is it now here in my country, where I'm located, it's 7:40 a.m. So, medyo nakaungus tayo ulit. So, imagine, alam mo, sa tingin ko, bumibili rin itong mga ibang candidates ng boto. Kaya, sa tingin ko, paghahandaan ko talaga to, lalabas ko talaga ang credit cards ko just to vote also. Pero sa tingin ko, may kanya-kanyang style tong mga candidates na ito. Baka sa mga last few hours or one day before, biglang bibili. Sa tingin ko si Michelle, mayaman ito. Bibili talaga ito ng boto. And I hope so she'll be able to. Kasi napakahalaga nitong boto na ito. Imagine, maisasali ka sa top, sa semi-finalist. So sure assurance na talaga na makakasali ka. So, I hope so makasali siya. At ang kanyang styling ay napakaganda. Sa tingin ko edgy and very high fashion. Pinaghandaan. And it has something to do with the culture of the Latin countries. Kaya medyo maong ang ginagamit niya. And I think so, it's very just suitable for the competition. Nakakaiba. At hindi siya common na gamitin. At alam naman natin na lahat, everybody wanted to use sa maong. It's very durable. It's not costly, it's affordable, at lahat ginagamit. So, very relatable for Michelle Marquez D. At sa botohang ito, ang mahalaga, hindi tayo napag-iiwanan. So, let's just continue the bayanihan, and also, let's continue to further our votes. Laban lang, mga kabayan, and we appreciate every vote. Dapat ipakita natin. Nakikita mo, ito lang masasabi ko, Mr. Nawat of MGI, I'm sorry to include your name. Dapat hindi na kita sinasali dito. Pero sa tingin mo, hindi kami magsusuporta. Susuporta kami kapag nakikita naming fair ang labanan. So, dapat lang na maging fair din yung competition mo. Kasi nakita nyo, right now, nakita nyo, lumalaban ang Pilipinas. Lampaso kayo, kahit yung mga kapitbahay, ang mga pagpaglan na yan, at yung mga dyan, mga kapitbahay natin, laglag sila. Imagine that. So, good luck to Michelle Marquez D. And we are hoping for the fifth crown. And I hope so everybody will be blessed all the time. Mag-ingat po tayong lahat, and thank you very much for visiting Mr. and Ms. Mindanao. And I love you all. Nandito nga pala ako sa park ng malapit lang to sa aking tinitirhan. And thank you so much. God bless you all.